Sabi ng mga kababayan natin, marami po sa mga nag-iisip nating kababayan, nag-iisip ng tama, ang hindi nagustuhan itong ginawa ni Sara Duterte. Meron pong latest na balita na kuno ay tatapyasan lang at hindi talaga i-zero ang budget ng OVP dahil kung sakali maging zero, mukhang first time yan sa history ng Office of the Vice President. That's too much considering that she doesn't care at all on what's happening in our country. Just pay her salary. Bayaran na lang ang sweldo niya and don't let her do anything. She is a distraction to the progress of our country. Tama. Sabi pa po ng ilang netizens, gagamitin lang ang pondo na lang sa Sara Duterte sa pagtataksil sa bayan at para maging or gumawa ng kaguluhan. Diba yan naman ang motibo na itong mga Duterte na kuno ay galitin itong mga kababayan natin, ang publiko, magalit sa nasa Malacanang para mag-alsabalutan daw ang nasa pwesto para sila ang pumalit. Ganyan ang totoong pamumulitika. Akala siguro na sa Sara Duterte, hindi yan nakikita, hindi yan ramdam ng mga kababayan natin. Ang hindi po nakakaramdam ng ganyang ginagawa niyong kabalastugan ay yung mga utu-utu niyong taga-suporta. Sila na lang. At yung mga yan, sa tingin ko ay paunti ng paunti. Makikita natin yan sa mga rallies, sa mga inilulunsad na maisog rallies na itong mga kampo ni Duterte, di ba halos wala na pong umaatan. Ganyan ang mangyayari. Pabagsak ba? At lalo pong nadadagdagan ang dahilan kung bakit dapat bumagsak itong mga Duterte. Katulad ng ginawang ito ni Sara Duterte sa budget hearing sa Senado at sa Kongreso. Napakatensyonado na itong pagharap nga ni Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara. At yun nga, magkano? 2 billion ang kanyang hinihinging pondo. Ang natatandaan ko, ang pondo ni Atty. Lenny Robredo nung siya ay Vice President, nasa 500 million lang ata. Di ba? Halos apat na tupi. Matindi, etong si Tambaloslos. Panukalang OVP budget, pinababawasan ng mambabata. Sa kasalukuyan po ay naka-defer. Ibig sabihin, nakabinbin pa, hindi agad aprobado dahil nga sa ginawang kabulastugan at kabastusan ni Sara Duterte. Pero ang hiling ng mga netizens, ng mga kababayan natin, hindi lang bawasan. Dapat ay maging zero budget para naman makatikim ng matinding dago at makita ang hinahanap na itong si Sara Duterte. Makita niya ang kanyang hinahanap kasi sabi niya, I would leave up to the Congress to decide on the proposed budget down ng OVP. Ayan, so ayan, magdi-decision po sila. Good job.